Good morning, magandang umaga, maayong buntag, maayong aga sa tanan. I would like only to clarify regarding nga po sa report ng GMA, yung 24 hours, yung 4 days ago, na yung kanilang report ay completely taliwas po sa totoong nangyayari dito sa loob ng barko na Ruby Princess na nandito sa Australia. So I would like only to stress to everybody na yung kanilang balita po ay, ang masasabi ko ay fake news. Walang katotohanan po yon. Kaya sa aming mga pamilya, sa aming mga relatives, sa aming mga friends sa Pilipinas at around the world, please don't believe them. Kasi wala po yon, hindi po yon na totoo. So ito po, makikita ninyo, ito po ang aking kabina dito, ang kabina ng bawat crew. Ayan po ang balcony. So yan, balcony po yan. As you could see, yeah. Oh, ayan ha. Yun ang harapan ng barko, yan. So hindi po totoo ang kanilang information na binigay doon. So sa crew members at saka sa asawa ng crew na nagbigay ng information, I'm very sorry to tell you na maling-mali po yung information na binigay nyo. So sa mga fellow crew members ko dito sa Ruby Princess, hiningi ko lang po na sana pag nagbalita tayo sa ating pamilya, ibigay naman po natin ang totoo na balita para fair naman po sa ating lahat. Hindi po tayo pinabayaan dito ng ating company, di ba? Binigay lahat ng ating basic needs. May libre tayong wifi, unlimited. May libre tayong phone card. So ano pa ba ang kailangan? Oh, ayan po ang aking accommodation. Yan. Ha? So lahat po ng crew members, binigyan po ng kanya-kanyang mga kabina with balcony. Ayan po ang aking altar, ang aking higaan. Dalawa po ang aking TV. Katatapos ko lang magpanood ng live mass ng ABS-CBN kasi libre din ang TFC namin. Oh, ito po yung aking kwarto. Yan ang closet. Yung mga suitcase ko. Ito yung banyo ko. Ayan, may bathtub ako dyan. Oh, ayan, makita nyo, okay? So, lahat ng crew members binigyan po ng individual na kwarto na may balcony para po ma-practice namin ang social distancing na tinatawag. So, again, pinapakiusapan ko po lahat ng mga family and friends and relatives sa Pilipinas. Huwag po kayong mangamba, huwag po kayong mag-alala sa amin dito sa Ruby Princess dahil po maayos po kami dito. Updated po kami araw-araw sa lahat ng nangyayari sa aming barko. Kung ano man ang importante, binibigay po yan sa amin. So, sa mga fellow crew members, kung hindi po natin naintindihan ang announcement o ang notice na binibigay sa atin, magtanong-tanong po tayo sa iba para maintindihan nyo. Hindi lang basta-basta tayo magbigay ng information sa ating family. So sa mga media po naman, hinihingi po namin na kung pwede, lalo na po sa 24 oras ng GMA, to tell you honestly, lahat po ng information nyo ay mali. Para malaman nyo, wala pong crew members dito o na binaba by helicopter, okay? At saka ang sinasabi nyo na 100 na crew members, almost 500 po kami dito na Pilipino. At saka sinasabi nyo na 100 crew members na ill or may sakit. Saan nyo po nakuha ang mga information na yan? At saka hindi po kami talaga dito pinabayaan ng aming company. I'm very sorry to tell. Kaya po, kung hindi man lang po makatotohanan, hindi fair, hindi po accurate ang inyong mga balita, it's better po na lang na sana manahimik kayo dahil po nagdadagdag lang po kayo ng problema. Dahil nag-aalala, nag-aalinlangan ang aming mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. So, pakiusap lang po, sana wag na lang po kayo magsalita pa kung hindi po totoo dahil po napaka-bias talaga at saka exaggerated ang inyong mga balita. Sa crew member naman na nagbigay ng maling information sa asawa mo at saka sa asawang may lakas loob na magbigay ng maling
information, I'm very sorry to tell you. Good luck na lang po sa inyo. Sana po marunong tayo mag-appreciate at marunong magpasalamat kung anuman ang binibigay na suporta sa atin bilang mga crew members dito sa Ruby Princess. So ulitin, sana po lahat po ay nalinawan na maganda ang buhay namin dito. Ang aming mga pagkain dito ay dinideliver. Morning, lunch, at saka evening. Saan ka pa? O, ayan. O, ayan ang aking higaan. O, ayan ang aking accommodation. Ayan. Lahat po yun. Bigay ng pa aming agency, ng aming company. Okay, nakita nyo naman siguro. So, continue to pray for us. Continue to pray for each other na hingiin natin sa Panginoon na malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok na ito. And together, we can do it, right? Manalig lang po tayo sa ating mahal na poon. Healthy po kami dito, wala po kaming mga sakit. At saka lahat po ng mga crew members na na-isolate dito is only precautionary. At saka sa mga nagtatanong dyan pala po ng mga kaibigan ko, wala pong may namatay na crew o pasahero dito sa barko. Wala pong may namatay dito na pasahero o crew sa barko. Kiniklear ko lang po. Lahat po kami dito ay mga crew members ang naiwan. So, yan ha. Tandaan nyo. So, God bless everyone. And I hope na maging panatag na ang ating mga pag-iisip. At saka, once again, God bless us all.